you know, what way to start in ICU So, though? kasama natin is a YouTube sensation. Si Miss Diana Oldfield. Would you like to study for the OET but can't seem to find the time? Do you need an excellent OET provider who can flex with your needs? Then choose OET Flex. OET Flex allows you to decide when and how you study the OET on demand. Take Italian qualified nurse L, for example. She needed to pass the OET to work as a nurse in one of the best children's hospitals in the UK. She was working as a healthcare assistant for over 40 hours each week. So she chose OET Flex with native OET teachers online, in person, and timed around her work for 5 weeks. And guess what? Nurse L passed her OET the first time. Learn more at www.oetflex.com. My name's Diana. Hindi po ako YouTube sensation. Oh, wow, very good. Diana is a nurse here in the UK. She's in Manchester, and I will let her give us a little brief background of ano na yung experience niya. Actually, yunulo natin siya, no? So, thank you, Ms. Diana. So, take it away, Ms. Diana. Ano po ba yung experience niya? Malakas si Kuya George sa akin, Sunday. Oh, thank okay. you. Oh, sige lang. So, I arrived here in the UK in 2014 on a visa. So, hindi talaga ako nurse dumating dito. It took me a while to get my papers to get approved by NMC for me to be able to take the OSCE CBT. Tapos syempre nag-IELTS pa ako. So I passed passed everything in 2016. Since then, nag-work na ako sa medical assessment unit, sa emergency department, and now in ICU. Pero beforehand, I worked in cardiothoracic ICU, specializing in bypass grafts tsaka valve replacements. And this is where? Hindi ito sa UK, no? Yeah. All right. So nag Middle East ka muna and then coming up here. Right. So since let's focus on yung current experience mo kasi parang nakita ko nag-umpisa ka sa ITU in the Middle East, nag-try ka ng iba, sa ITU ko pa rin babalik. Yeah. Diba? So kasi marami ding nagtatanong sa atin eh. Isa sa mga tanong sa atin is paano ba yung ICU sa UK? And bakit ITU? Maraming mga ganong tanong. Pero siguro maganda tanongin ka, since meron ka ng experience previously and ngayon, bakit ka babalik sa ITU? What are your reasons to work in the ITU? Well, to be honest, siguro alam mo yung sinabi nila na kapag nabinyagan ka at babalik ka talaga dun sa unit mo. So, when I went to emergency department, you know, my... the ICU nurse inside of me was really screaming at me, this is so not you. Nah, ganun. Kasi siguro I can imagine, no, yung approach ibang-iba, yung A&E or ER. Oh, kasi parang A&E, basta you can do it, may dala mo siya sa ward, may dala mo siya kung saan, that's it, done. Parang tapos sa ICU naman, ITU, naalala ko rin nung ITU days ko, ang ginagawa namin, lalo na pag puro Pinoy, pagandahan ng pasyente. Yung hati niyan sa buhok, nako, kitang-kita mo yung linya. Tapos kung pwede lang mamamanicure mo, obviously, walang manicure, pero ang ganda ng mga daliri niya pag naaganon yung pasyente, di ba? Ganon rin ba kayo sa ITU niyo? Kasi ako matagal na eh. Matagal na akong wala. Pero, ano pa yung nakita mo main difference siguro ng practice naman ng na-identify mo yung practice ng A&E against ITU? How about yung ITU dito and ITU sa Middle East? Meron bang pagkakaiba? There's really not much difference kasi same area siya. So kapag ICU, it's really basically like A&E in some ways. It's very, you know, you get different patients, like very critical yung mga condition nila. So they could actually flip any minute. So, parang stable, tapos minove mo lang ng konti, bigla ka mag-tachycardia, mag-hypotensive. So you need to be really on top of it. Talagang you should be so independent na kung pwede mo ba
i-up mo ba yung inotropes mo or whatever, kung paano gagawin mo. You need to be really quite, you know, kailangan naka-WD-40 talaga ang brain cells mo. Oo. Parang on the ball ka lagi, no? Walang ano, talagang tutok ka. And then, yung mga natatakot na mga Pinoy to try ITU, anong masasabi mo naman sa kanila? Well, I think okay lang matakot talaga kasi sabi nga, 'di ba? Ano, nabasa ko lang yung recently eh. Mhm. Na man be brave when he's afraid. Tapos yung sabi sa kanya, that is the only time that a man can be brave is when he's afraid. Parang ganun. Uh-huh. Somewhere down the line. Pero so, totoo 'yan, no? Parang pag sinabi mo rin kasi hindi ka takot as a nurse, then may slight arrogance doon eh. Parang tingin ko kasi lagi natin pinangangalagaan yung buhay ng isang tao. Importante sa atin yun eh. Kaya, it's good to be afraid. Kasi pag hindi ka afraid, I guess, hindi ka nagtatanong. You think alam mo lahat. Di ba? And then, that's when mistakes can happen. I see that. And, isa pang mga tanong na nare-receive ko is, paano sir, kung wala naman kaming training sa ITU dito? Ano bang program ng halimbawa sa inyo sa NHS? Ano bang program ng isang trust para sa isang starting ITU nurse? I think I would advise for them to go on a ward first. Specifically siguro yung mga fast-paced wards like medical assessment unit kasi mahahasa talaga ang all of your senses there. And then maybe 6 months minimum and then maybe try going to ICU. I see. Oh, wag muna yung sabak lang, no? Pagsabak na pagsabak. Oh, tama. Hindi, na-realize ko rin, I think, yung mga NHS din, I think tama rin ba, basing lang yung sa experience mo, no? Binigyan, naka-line up ka rin ba for an ITU course? Is that part of your development? That's correct. Actually, andito siya ngayon. Meron akong competency. As soon as I started, iniisa sila ako sa dito. Oh, wow. So, you need to finish this course, I think, in 12 months. And then there's another one that you should finish within 18 months of your commencement in ICU post. Tapos that they will pay for your university. So, hindi ka rin nila pababayaan, no? Hindi yung parang experience na lang. No. Talagang may tulong, ano? Now, isa sa, kung napapansin ng mga viewers natin, no, we are observing social distancing kasi normally I probably go and interview Miss Diana. So, pag-usapan din natin ngayon, obviously, kung talking about frontliners, frontline ka ngayon, you're working in ITU. What would you say, how important is your role ngayon, lalo na, you know, kung di ako nagkakamali, manood kayo sa channel ni Miss Diana, no, na experience din niya yung isolation, di ba? So na experience niya rin yung travel, tapos nahiwalay sa loved one. I mean, ngayon na nasa frontline ka, what can you say about your job? Are you proud? Are you scared? Anong nararamdaman niyo ngayon ng mga nabilang IT nurse? It's really mixed emotions. I'm just so happy and so lucky na yung team ko na ICU namin in such a small hospital is super helpful. You know, what a way to start in ICU though. You know. Totoo. Parang, hello, good morning. Mag-hello ka, konting kape, ihe, sabay, suot ng gown, mask, visors, tapos pasok na and then you'll just deal with it, face on. Tapos afterwards, it so happened na talagang super talaga yung support na nararamdaman ko dun sa ICU namin. And bago lang yung line manager namin, na in a span of 9 days or 10 days, naging times 3 ang ICU capacity namin. Wow! So we've been doing our very best. And it's just not me. I feel proud of what I do, but it's only a tiny bit. Pero dami talagang... So it's really, kasi alam mo, isa sa mga questions na nararamdaman, nakikita ko ngayon sa, na nagsisend sa akin is, sir, okay pa bang nursing dyan sa UK, yung ganyan? I think maganda na marinig nila kasi ako, sinasabi ko talaga, hindi na ako frontliner, no? Pero somebody like you na day in, day out, 12-hour shifts, di ba? Ngayon, wala nang 8-hour shifts, 12-hour shifts sa ITU. Meron ba talagang support ang NHS? Anong masasabi mo dun? As far as the trust namin,
were really, really well supported. Well, I guess ang focus talaga nila is intensive care because we are looking after really critically ill patients. So, need to have our proper PPE in order for us to do our own job. And then, on top of that, ang suporta ng UK people sa NHS now more than ever. I mean, di na ako part ng NHS, but I used to work for the NHS, so I support them as well. Service user din ako. Pero I feel so proud, ano, when, do you remember yung nagpapalakpakan sila? I think nagpost ka yan sa Facebook. Oo. Talagang, I don't know kung ano, pero I think it's really touching na ngayon nakikita nila na, may nabasa nga ako eh, sabi nila, di ba dito sa UK, malaki ang football. Sabi nila, now go through your footballers. Well, yeah. You're well-paid footballers. Ito na talaga. These are the best people that you need. The nurses, the doctors, di ba? Itong mga domestics na nasa day in, day out. Grabe. Yung mga nasa grocery, di ba? Na pumapasok pa rin. Amazing. Mayroon ka bang message, Diana, sa ating mga aspiring Filipino nurses na nagtatanong pa rin, okay pa bang pumunta sa UK? And lagyan mo na rin ang message to those people na nahihirapan sa COVID, you being a frontliner, anong masasabi mo sa kanila? First of all, yung sa mga Filipinos na gusto pa rin, you know, they're aspiring to go here in the UK, I think you should just follow it. You know, follow your goals. Kasi hindi mo malalaman kung ano yung nasa other side of the garden kung hindi mo itatry, di ba? You will know if the grass is greener kung hindi ka mag-jump. And then for those who are frontliners like me, I think number one na ginawa ko talaga, I've been isolating myself. And I think that really helped me to do my job properly. Kasi I could go home at ease. I'm very lucky in that way. Kasi yung iba, hindi nila kayang gawin yun because they've got kids to go home to. Mm-hmm. Pero sa akin, you know, I'm doing my job properly because I'm going home at ease na ako lang mag-isa. So, try to just really isolate yourself. I know you can be lonely, pero hindi naman habang buhay na magiging ganyan ka. It would take us months to get back to normal, pero at least, diba, we're heading on the right direction. And also, avoid binging on negative posts about coronavirus. It's something out of hand. You cannot control that. What you can control is what you think and what your perception will be. So, keep on positive. Wag COVID positive, ah. Positivity. Well done. Ayun, napakaganda nung sinabi mo, no? Kasi nga ngayon, ang daming mga balita, no? Na keso si ganito, si ganyan, o namatay si ganito, or si ganyan, o tignan mo to, walang mangyayari maganda, o maghihirap na. Totoo yan. If you choose to believe that, it will happen. So, it won't help anyone. So, go the positive way, not the COVID positive way. Yeah, well, yun. We don't believe it. Thank you very much, Ms. Diana. Napakaganda ng mga sinabi mo. I mean, I'm really, really inspired. Always remember, Manong knows. Our good friends from down under, the Filipino Nursing Diaspora, is having their event, the Filipino Nursing Diaspora Day, on the 7th of May, 2020. Manong knows best. Manong knows best, put your worries to rest when staying in the United Kingdom. Manong knows best.